Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatang mountain mover. Sabihin natin, mountain mover. In Pampanga, one of the best mountain that you can easily see is this Mount Arayat. Taga-Arayat po ako kasi basyada pong visible yon. Plat na plat ang Pampanga, suddenly may bundok. Yeah. Ang daling tandaan na kung saan ang Arayat. Pag tinatanong nila ako, taga saan ka, hanapin ko yung Arayat. Nasa Tarlac ka na, kita pa rin. There, taga ron ako sa Arayat. Okay? So, mountain, I'm used to seeing a mountain. Buti na lang, wala kami sa paanan. Medyo may distansya kaya naging view siya mula sa bahay namin. Ano? The mountains represent sometimes they represent problems, no? Sometimes they represent the blessing of God. So there are many things the mountains signifies. Pero sa araw na ito, naayon sa salita ng Diyos, maraming mga gabundok na kailangan nating maitulak. Okay? Kung tutuusin, maging realistic lang tayo sa talaga na pagdadaanan natin sa kasalukuyan, sometimes we try to move mountains on our own. It's really difficult. Kalaki niyan, no? Mabigat at hindi yan basta-basta pag sinabi mong bundok. Gabundok. Sa labahan lang, di ba? Pag gabundok, gabundok yung labahan ko, talagang mababadtrip ka na. No? Pag marami kang labahan, gabundok na. Ibig sabihin, naipon na. Dahil gusto mo minsan, gusto mo maglaba, wala ka man time. Okay? So, alam niyo, one of the realities in this world is this. There are many problems that are so hard to solve because the solution is humility. Tagalugin ko. Mahihirap isolve minsan ang problema kasi ang solusyon ay pagpapakumbaba. Lalo na pagpapakumbaba sa Diyos. There are so many people did not reach their peak in life. The dream, yung impossible dream nung kung tawagin nila, they did not reach that because of pride. Okay? So, dahil sa walan ng pagpapakumbaba. Marami sanang napagpala, pero ito talaga minsan mahirap itong ibigay. Mahirap gawin, lalo na pag masasagasaan yung ego mo at principle mo bilang tao. Kaya kung minsan talaga mahirap din maging matalino. Honestly, sabihin mo sa katabi mo, pinariringgang ka. Paano mo Englishin yun? Bahala ka na. So, the outcome of the ministry is this. 1 Corinthians 2:45, the Bible said, "And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God." Kasi kung ganang sa amin lang, wala yun. So we, kung lahat ng nakikita mo, mga pastors, mga leaders, mga primaries, no? We are just instrument of God. Nagkataon, you are under the umbrella of our leadership. Kaya kayo nandyan. Pero ang pinaka-importante, sa bibig ng isang lingkod o nangunguna o sino mang leader, dapat ang kanyang pananalita ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na magbibigay ng wisdom kung anong sasabihin niya. Say amen. You know, I lost many faithful relatives because so many people are slandering me. I lost many churchmates, no? Talagang I treated them friends. It's because of nonsense talking. But
Because of I am certain of my calling, of course, to serve the Lord with this church, I learned to ignore nonsense things. Because ignoring the nonsense is your step to your success. Sabi nga, di ba, if you will throw a stone on every dog that barks, you cannot reach your destination. Talaga marami kang i-ignore ng mga bagay na humaharang sa iyong daanan na mga walang kakwenta-kwenta. But, you know, there are many people who are a winning victim. Biktima ng mga walang kwentang pag-ubos ng oras. Mga walang kwentang usapan. You know, I learned to value my time. Sabi nga, nung pag-50 ko, di ba? I'm 50 and I will not waste my time, especially on nonsense conversation. I learned to value my time. So every minute that take is very important for me nowadays, no? Kaya I learned to ignore many things that has no significance with what I'm going to do for God for the next 20 or 30 years. Okay, hindi na ako pumapatol ng mga drama-drama. Ayoko na ng mga walang kwenta na hindi naman makakatulong sa gagawin ko sa Diyos. Okay? So, huwag sayangin ang panahon. Huwag sasayangin ang mga importante mga salita. No, I live in a world during my time, talagang we almost waste the strength of our youths. Nung mga panahon namin, dalawa ni Pastora, pero naniniwala ako, God help us recover everything that we lost because of our worldly living. At salamat siya pa rin ang naging partner ko for life. Amen? Kaya, akala ko noon, dahil siyempre worldly kami, I am with the wrong relationship, but the more we have a breakup, the more we coming sweeter and sweeter. Sabi ko siguro, talagang itong binibigay ni Lord, si Pastora. And we don't know this. We have no hint with this calling. No? Siyempre, glory to God. Pero hindi ko aabot na, alam na aabot pala kami sa ganitong klaseng patayo-tayo sa ano, kung saan pa pumupunta. So yung plano ni Lord sa'yo, hindi mo yan ma-predict. But you need to discover as early as possible so you will not waste time on something that God does not call you to do. Kasi yung nakakapagod, yung hindi pinagagawa ni Lord sa'yo, ginagawa mo. Tama po ba? In Mark 11 to 24, New King James Version, this is the time when Jesus cursed a fig tree. Sabihin natin, fig tree. In verse 11, from the book of Mark, 11 chapter 11 to 24, and Jesus went into Jerusalem and into the temple. So when he had looked around at all things, as the hour was already late, he went out to Bethany with the 12. Okay, so pumunta siya sa Bethany kasama mga primary team. In verse 12, now the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry. Don't forget, Jesus' word in flesh. So napapagod din siya. Amen? Now the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry, and seeing from afar a fig tree having leaves. So, fig trees, may leaves. He went to see if perhaps he would find something on it. Of course, pagkakalkalin mo yung halaman, hindi ka man maghahanap ng ibon doon, no? Ahas, no? Maghahanap ka, bunga. Okay.
When he came to it, he found nothing but leaves. Sabi natin, nothing but leaves. For it was not the season of figs. In response, Jesus said to it, "Let no one eat fruit from you ever again." Listen to this. If God causes the problem, God is the solution. Even if you twist this world, if God imposed the problem and you try to solve it with your human ability, you will waste all your life and you cannot solve your issue. I will tell you, this is very critical nowadays, and I do believe that this topic is crucial on this last day's generation. Tapos sa uling line, and his disciples heard it. So narinig niya, kinars ni Lord ang fig leaf, ang fig. Dahil all this tree has is just leaves. Okay? Mga dahon lang ang meron niya. So the external validation of a tree na ang tree buhay siya ay may dahon siya. Tama po ba? Doon po sa amin, sa tabi ng kubo namin, doon sa Arayat, meron akong tatlong Indian tree doon. Putulin namin. Pagbalik namin, ang haba na naman. Eh siyempre, every vacation, ilang buwan. Pagbalik namin, ang taas na naman. Puputulin ko na naman. Pero nakakahalata ako, kahit na pinutol ko na yan, tinapong ko doon sa ilog, yung pinagputulan, yung leaves niya, 5 days na, green pa din. Tama ba? Di ba, pagka, kahit sa iyo, pag pinutol mo yung alamat, pag tapon mo yan, di naman yan agad mag-wither eh. Okay. So, according to my research sa Google, yung leaves ng fig tree will come out during spring. Tama. So, paglabas yan, winter, mawawala ang bunga niya, ay ang ano niyan, ang magiging dahon. After na, no, pag mag-spring na, mag-spring out na rin yung leaves at the same time, magkakaroon na rin yan ng bunga. Malaki o maliit, basta magkakabunga na yan. So, ang gap ng pagkakadahon at saka pagbunga, hindi yun nagkakalayo. Kaya si Jesus, when he saw the fig tree has leaves, he expect that the fig tree has fruit. Say amen. Can I say this? That fig tree is deceiving. I remember when Adam and Eve disobeyed God and they found they are naked, they covered themselves with leaves. Pantakip. Okay? So, Jesus is so disappointed with this fig tree because he was hungry and there's no fruit. Because it's not time or season for the fig tree to bear fruit. Kaya lang, nagmamagaling itong fig tree na to. May dahon siya kahit in this season. Say amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi nakukuha sa ganda yan. Nung worldly ako, lagi ko ito naririnig. Sa'yo ng ganda, akin ang apil. Apilido. Sa amin, pagka nakita yung ilong, yan daw apil namin. Apilido. So it's tricky. This tree is so deceiving. And I can say, sa fig tree. Doon sa office natin, dito sa church, no? Mayroon ako doon. All year round,
Green na green yung katabi kong alaman kasi plastic. So, diretso ko. Okay? So, Jesus cursed the fig tree. Suddenly, there is another story after that shifted to a story inside the temple. Ano meron sa temple? In verse 15, so they came to Jerusalem. So from Bethany. Tapos Jerusalem na pinag-uusapan natin. Then Jesus went into the temple, pumunta siya sa church, and began to drive out those who bought and sold in the temple. You hear that? Because the church or the synagogue is no longer functioning for what it should be. Bentahan. And overturn the tables of the money changers. Oh, meron palitan dun ng pera, padalahan. And the seats of those who sold doves. Grabe na. Pupunta ka sa church, sa daming ibon, tapos mga parot dito, ano? Alam mo, na-imagine mo ang church na gano'n? Alam mo yung, kaya ito sinasabi ko ito eh. Sa cell group, huwag niyong pag-uusapan ng business niyo. Say amen. After ng cell group, pag-usapan niyo. Pero kung yung topic mo about, alam mo, itong business natin, oh, gano'n. Hindi ka pa nag-opening prayer, na sinasabi. Yun ang ayaw ni Lord. Tuloy ko lang. And He will not allow anyone to carry wares through the temple. So parang marketplace. Nakikita natin na night market. Then He taught, saying to them, is it not written, my house shall be called a house of prayer for all nations. Yung global ang calling. So the church is designed for prayer. Like this, glory to God. Nakadesenyo ang church sa ganito. Nakakasunod tayo? Say amen. But you have made it a den of thieves. From fig leaves, now about the church. Okay. Sometimes, it looks like a church, but it is a den of robbers. Alam mo, sometimes on my reels, suddenly, there is a one so deep in doctrine. Talaga, lalim-lalim niya. Siguro, hindi man ako makatabi doon sa napakagaling na tagapagsalita na kasi sa sobrang dami ng alam niya. Pero hindi ko alam bakit pag nakita ko siya, parang ayoko na magpastor. Parang galit na galit siya sa mga pastor. Sabi ko, hindi ko na ito pakikinggan. Buti na lang, hindi ko naging pastor to. Kundi susuko ako maging pastor. Eh sasabihin naman, yung pastor dapat 24-7. Hindi ka umaalis dito ba? Dito ako? So, sometimes, they look like a church. Can I bring one more level? Sometimes, you look like a Christian. Covered with leaves. But you must show fruit. The Bible said, you will know them by their fruits. And you have to take care. If it is from the mouth of God, sabi niya, from now on, you will no longer bear fruits. So dangerous. Okay? It's be you. Sabi mo na, alisin mo na mga lips na tumatakip sa'yo.
Siguro, mas madali pang pinatawad si Adam and Eve kung, ubod kami, Lord. Clothe us again with your glory. Hindi, takip-takip pa sila. Leaves. Fig leaves. You cannot fake holiness. Sa tao, yes. Pero kay Lord, when you are alone, that is the real you. Say amen. Kaya ako kagabi, nakikita ko, glory to God, tuwan-tuwa ako. Ang hiling ko lang sa puso ko sa Panginoon, Lord, for our church, give us unity, collaboration, and loyalty. Ang sarap, Lord, my church. Nang nakikita ko, more than this sports fest, Lord, give these people a heart of loyalty to serve you and to serve you in this church together. Total, nakikita nyo, nagbabago naman yung mga tao, di ba? Kumikilos naman yung banal na santong espiritu para baguhin niya ang mga puso ng mga tao. So siguro hindi ka na magda-doubt ng church na ito ay church ng Panginoon. Say amen. Sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo yan? But I'll tell you one attitude of hurt people. You want to hear? You want to hear? Ganito yan. Bro, habot ah. Oh. Bro, sa ito lang ah. Hindi na ako nag-church dyan. Ba't kailangan pa sabihin yan? Say amen. Ibig sabihin, bro ah, hindi na ako nag-church dyan sa nagpapabago ng buhay na yan. Bro, ah, hindi na ako nag-church dyan sa pumupuspos, pinupuspos ng Holy Spirit ng mga tao dyan. Parang pinagmamalagay mo na, hindi ka na nag-church dito. We understand that. People are hard. Say amen. But you don't, they don't know that yung persuasive, yung word na may wisdom na nanggagaling sa Diyos, importante yung pag nirelease mo sa tao. Say amen. So itong panahon na to, marami mga Kristiyano ang hindi nakakapansin dahil nga they lack the Word of God. They have no enough guide to see where we are now. Ayun, sinabi ko doon sa mga Brazilians. Because if you are only reading the Word of God, you know where we are, why this war is happening, why these things are happening sa dito, sa banda dito, sa banda doon. Kasi papalapit na talaga tayo. Ang mga bata, kabataan ngayon, papakulit ng papakulit, nagiging disobedient. Sinabi din ng Bible yan. Ibig sabihin, yung sinabi ng salita ng Diyos, totoo at nangyayari. Tama po ba? So, please, nowadays, don't cover your life with leaves. So, our church, since morning, I've been looking on my outline, and I'm asking God, Lord, what do you want me to tell the people? Kasi ganun ako. Gusto ko yung kung anong pinasasabi ni Lord, just sasabihin ko. I will not sugarcoat it. Oh, the Lord will bless you. Ah, gandang pakinggan yan. Ah. Receive! Pero yung pinasasabi ni Lord, hindi na-deliver. Ayoko yun. Kuminsan, mas magandang masakit, pero totoo. Amen? At sabihin sa mga katabi mo, bebe, makinig tayo. Leaves are cover up. Leaves are cover up so that we will not be exposed if we have fruit or not. But by yourself, you know it. Kung alam mo kung may bunga ka o wala. And this generation is so crucial. Napaka sayang naman na meron ka na talagang ebidensya na
si Lord ay nagpapabago sa mga naglilingkod sa Kanya. Mga magtitiwala sa Kanya. Tapos, mamimiss out mo pa yun. Okay? Choose your friends. Choose to whom you are talking to. Don't waste your life. Verse 20, binalik ni Lord dun sa fig tree. The Bible said, now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Who? 24 hours. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, look! He's not asking. He is showing the evidence of what happened after Jesus cursed the tree. And the fig tree which you cursed has withered away. Okay? So, Peter was amazed because it's just 24 hours and it dried from the roots. Yun ang pinakamatindi. Kung pinutol lang ang branch, pwede pang umusli uli yung branch para magbunga uli. Tama ba? Pero pagka sa root binira ni Lord, wala na yan. Kaya, delikado ang mapagmalaki. Amen? Kaya pag may, sabi wala kang fruits, aminin mo kayo, Lord, di po ko nagkaka-fruit kasi inaamin ko, Lord, masungit ako. Lord, inaamin ko, tamad ako. Lord, inaamin ko, nagpapabaya ako. Huwag mo nang tago pa yung sarili mo, yung trunk mo, yung branches mo with false leaves. Because the Lord Jesus will ask you, the more you are attractive to receive the question, do you have roots? If you show them, kasi kung wala kang cover na leaves, wala nang tatanong sa'yo. Ibig sabihin, lahat ka kay Lord. Say amen. Kaya kung minsan, instead of blessings, people receive curse. Because they try to hide. No. You can hide yourself from people, but not from the Lord. Be true. Sabi sa katabi mo, be true. Ay sabi ng Bible, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Jesus is the truth. Hindi niya sinabing, I am the way, or the truth, or the, no. It's truth. I am the way, the truth, and the life, and the way. Siya talaga ang truth. Kaya you cannot fake things. Mas maganda na maging totoo ko sa Panginoon. Amen. Jesus answered and said to them, suddenly, no? Ito sinagot ni Lord. And Jesus answered and said to them, have faith in God. What does it mean? These things that has something to do with faith. Now Jesus is talking about faith. Faith nang sinasabi ni Lord ngayon. Why? It's impossible for you to produce fruit from your faith if you still have leaves without fruits. It is just a mere talking for people saying, I have fruit. But when Jesus asks you, you cannot give. Say amen. You want sample? You want sample? You say you are blessed, but you are not generous. You are poor. Say amen. May pera ka lang, pero poor ka. Because ang may totoong pera, mayaman, generous. Say amen. Kung umihingi ka ng kayamanan sa Diyos, hingin mo ang pagiging generous para yung purpose mangyari sa iyo. Kasi pag yumaman ka lang, puro sa, baka kidnapin ako. Baka mamatay ako, sayang ang mga kayamanan ko. You know, pero man nagka-blessing ka, pero puro pag-alala. Amen. Kasi lives lang eh. Walang fruits. For I surely I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Sinong gusto ng ganon?
answered prayer. Say amen. Ang bibig mo, may kapangyarihan. Kaya sinabi, sabi ko nila, yung words natin, hindi lang persuasive words. They are true. They have power. When we speak, something happens. Say amen. Merong isang demon possessed, nagwawala na talaga. Sabi ko, nakakapagod. Hey! Out! Biglang tumigil. Pahirapan mo pa kami. Ang dami nyo. Pagurin mo kami. Ayos ka! Why? Why the demons will obey? Because the demon knows if you speak with authority and you understand what you're saying, they can see that in you. Alam nila, pag nagkasalita ka, may kapangyarihan, susunod yan. Susunod yun. Kasi alam mo kung sino ka. Kaya importante, alam mo, identity mo. Alam mo ang authority mo. Ay, yun ang tinatawag natin, deliverance. Actually, hindi naman, Amerikong super-powered, mga demonyong do, naglalagablab ang aking mata. No. It's about your word with power and you are conscious for who you are. Ganun lang kasimple. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kumisan yung mga demonyo na gugulat eh. At! Pero pwede rin. Oy, shh. Basta. Ngayon na. Ito mo, pipiripit yun. Because you understand who you are, you're conscious. Who you are, wala kang fig leaves. May bunga ka. Can I say this? Di ba rin wala ng leaves, basta may bunga. Palakpakan natin, Panginoon. Okay? For I should know, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things, you see, does not doubt in his heart. It means he is confident. Sino? Alam niya kung sino siya. Kaya, kayo, may tinanong ako. Ang tagal-tagal ng siya. Sabi ko, sis, pagka ba tinabihan kita ng demon possess, makatatakot ka. Di ba, tatakot po kayo ako? Sabi ko. Ang tagal dinisciple nito, hanggang ngayon, di pa pwede sa laban. Why? Figs without fruits. Ayaw ni Lord dyan. Okay? Sabi niya sa verse 24, therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, kasi si Lord, love niya tayo. Sabi sa katabi mo, love ka ni Lord. Everything you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. There are so many wonderful testimony that God is doing. And we speak, just pray. Your role is to pray. Release the power from your mouth. The word, kaya pag wala kang naka-store na word, meron naman konti, pero halimbawa, may pinapalayas kang demonyo, ano nangyari dyan? Kinukulam. Bring to the house your 10% in the name of Jesus. Ganun ba? Kasi kabisado mo lang, Malakay 3:10. Dapat, kabisado mo, ito sinabi ng salita ng Diyos. No? Ang sabi ni Lord, raise the dead, cast out demons. So alam mo, sinabi ni Lord John, if I say this, it will happen. So magkakaroon ng manifestation yung power from your mouth. Kung nagbasa ka ng Bible. Pero kung nagbasa ka lang ng mga chismis, no? Kung sino yung kumakandidato sa COC, hindi naman sila karapat-dapat, as if karapat-dapat ka. Okay, ang dami mong pinagkikilaman, samantalang ang dami mong kalaban na demonyo, kung saan-saan ka pa, tumutungo. You have so many enemy and you are engaging yourself with so much chismis. Alam niyo ba, napapagod ako mag-FB minsan, binabantayan ko lang kayo? Ganun ko kayo kalab. Tapos pag-screen ka, tingnan ko sa primary leader, check mo to, ba't ganitong post nito? Pag-check. Hello? Palakpakan naman natin si Lord. Please bear fruit before the Lord comment. Can I say that again? Bago mag-comment si Lord, magbunga ka na.
Amen? Pagka hindi mo alam kung paano magbunga, aminin mo kay Lord, Lord, turuan mo po ako paano magbunga. Sasabihin na ni Lord, magbasa ka ng Bible. Kilalanin mo ako. Tingnan mo doon yung mga promises ko sa iyo. Then, mapapadali ang iyong buhay. You know, we Christians, sometimes we ourselves, we make things complicated. Kinukomplicate natin samantalang, ayan o, magbasa ka lang ng Bible, hanapin mo lahat ng promises ni God dyan, maging disiplinado ka lang, no? Magbigay ka na, magtuhong ka ng 30 minutes a day, magbasa ka ng Bible, tapos, kung pwede memoryahin mo, kung kahit makalimutan mo na minsan, kung yung number, yung verse, makalimutan mo na, no? Ang gawin mo lang, okay? Ang gawin mo lang, yung sinasabi ni Lord, tandaan mo, kasi pa sinabi ni Lord, ito, makalimutan ko lang yung verse, at least yung sinabi niya. Naalala mo. Ang mahirap, naalala mo yung verse, hindi mo alam yung laman. Baka sumobra pa. No, wala nang verse, wala nang chapter na ganyan. Ang sinabi sa Acts 29, ganito, no? Sumobra ka pa. Please, beware of Christian lips. And Jesus knows a big church. Hello? Sabi sa Matthew 17:20-21, so Jesus said to them, because of your unbelief, for as surely I say unto you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. So pinasok uli sa equation yung prayer and fasting. Yung sa ibang translation, sa NIV, tinanggal to eh. Kaya, I recommend New King James Version whenever you read. Okay? So, ano mapupulot natin dito? When you speak, you don't need to carry the mountain and bring to the sea. When you speak, the mountain itself will walk and bring itself to the sea. Amen! Amen! Ang hina naman ng palakpak kay Lord. Hindi mo yata naiintindihan yung narinig mo eh. Hindi mo kailangan maghirap. Amen! All you have to do is to speak. And when you speak and you don't have lips but have fruit, make sure, I guarantee you, the Lord will listen what you say. Kasi, ano na yan? Words in motion na yan. When you do, result will come. Parang Excel, pag may pinasok ko dito, pinogram mo, pagpasok mo na, pag-enter mo ng data doon sa cell, bibigyan ka ng result kasi nakaprogram na, naglagay ka ng formula. Automatic yon. Pag dindrag mong gano'n, lahat yan, napasok-pasok ka na lang nan. Amen? Automatic na yan. Faith plus speak to the mountain, your problem. And the mountain will relocate itself. Di mo na bibito. Oh, in the name of Jesus, layas! Tara, tara. No. Pinagod mo sarili mo. Amen! Faith with outcome is a living of leaves with fruits. Dapat may leaves at may fruit. Yung power na yun, binigay na sa iyo ni Lord. Nasa iyo na. Okay? Pinaganda mo yung bahay mo, dyan chandelier pang ganyan, tapos tinap sa Meralco o sa Dewa, nasa iyo na lahat. Hindi mo naman ino-on yung switch. Trabaho mo na yun, amen? Lord, pengi pong ano, kotse, ba't di ka makarating? Eh, problema mo na yung pagpunta ng binigay na ni Lord yung kotse, pagkarga, sa iyo na yun. Say amen. May gagawin ka, hindi pwedeng wala kang action. Okay, walang problema. Si Lord, pakikingga ka naman niya. Pero please lang, huwag namang may lips lang. Hala, may fruit. Ito yung living with authenticity as real Christian. You know, the Lord is coming very soon. The time to change is now. Huwag mo nang pagpabukas yan. Ngayon na yan. Sabi sa katabi mo, yan na yan. Kukwento ko na lang in Luke chapter 8, 20-25. Ito yung mga naglayag. Sabi ni Lord, let us cross to the other side of the sea. So you know the story when they
Then they sailed. Suddenly, along their way, a storm suddenly went midway. Nandun na, biglang may storm. Ginulo na mga disciples si Lord. And sabi, Lord, don't you care that we are going to die here? It's a big problem. They forgot the preaching. They forgot that Jesus has just fed the 5,000 with a miracle. And after that, the Lord spoke, let us go to the other side of the sea. When the Lord said, you can go to the other side of the sea, you can go to the other side of the sea. Kahit may storm sa buhay mo, kahit may problema sa asawa mo, kahit may problema sa anak mo, pinangako ni Lord, makakarating ka doon, makakarating ka, basta kasama siya sa loob ng boat. Palapakan natin ang Panginoon. Iba kasi, pag okay na, hindi na kasama si Lord eh. Pwede mo ma-bless ka ni Lord, tapos hindi kasama, tapos gusto mo ng magandang buhay. Kumbaga sa games, level 1 ka lang. Eh, hindi ka maangat-angat. Hanggang di ka pumapasa, hindi ka angat doon. Amen? One moment of trials should never change your view of God. Tama? Lord, nasan ka? Kailangan kita. Woo! Binless ka lang niya kahapon, nakalimutan mo na. Gen Z, makinig kayo. It is impossible na wala kayong pagdadaanan ng tunay na laban. Pagka pinahihina kayo ng kalaban, isipin nyo, in-encounter ako nun, napuspos nga ako. Siyempre, hindi na, alam ko naman na hindi ako iniwan nila, kasama ko pa rin siya. If you are conscious, you have fruit from your faith, and then speak, something will happen. You want to relocate the mountain? Just speak. Yung iba naman, alam, conscious, may lips, may bunga pa, di naman nagsasalita. Asar na asar ako sa mga taong ganun, binigyan ng gift of interpretation, gift of prophecy, hindi naman nagsasalita. Ang daming gift, marunong magpiano, ayaw magpiano. Marunong magdrum, ayaw magdrum. Ang daming talent, ayaw, anong gagawin mo dyan? Lips ka lang, wala kang fruit. Hello? Sana pangarapin mo, oh, pag ako nagpiano dito, parang ako si David. Marinig pa lang yung piano ko, naglilipara ng paalis ang mga sakit. Ay, pwede mong angkinin yun. Anong fruit doon? Anong sabi ni David? He is a man after God's own heart. Ibig sabihin, so close siya kay God. Kaya naisulat yung Psalms 23, so close siya kay God. Maraming umatake sa kanya, naisulat yung Psalms 91, so close to Him. Mayroon siyang bunga. Kung wala siya bunga, wala tayong binabasa ngayon. Book of Psalms. Okay? Please lang, when you have trials, don't change your view of God. He will never leave you. Pinrits ko to, awaken, di ba? Buhay mo. Gisingin mo yung kapangyarihan na inalat ni Lord sa'yo. Makulit na bata, pag-pray mo in the name of Jesus. Sabihin mo lang, then speak. Say amen. Bankruptcy. Hindi ka nababagay sa akin. Masyado akong gwapo para mabankrupt. Masyado akong maganda para mabankrupt. In the name of Jesus, I speak life in my company. I speak millions to come in my account with this company by the power of the blood of Jesus. I don't know where they are going, but what I know, God finds pleasure in the prosperity of His Son. Woo! Amen? Hindi kalooban ni Lord na mautang ka. Ang kalooban ni Lord, sabi sa Deuteronomy 28:1-14, ano sabi niya? Ikaw na ang magpapautang. Kung hanggang ngayon may utang ka, hindi ka pa nakapagpautang. Ako nga, best, may kailangan eh. Then tanggalin ang lips. Pakita mo, Lord, gusto kong bunga. Ayan. Now I can bless you. Kasi umamin ka na. Amen. Amen. Amen! Amen! Alam mo ba, hindi ka pa nakapag-asawa? Baka hindi ka pa marunong magsayang ng kanin. Bunga! Amen! Show some fruit that has something with your destiny. Hello! One more line.
Your circumstances will never change God's promise for you. Kahit anumang pinagdadaanan mo, ang pangako ni Lord sa iyo, pangako niya yon. Say amen. Say amen. Kahit hindi nakapaniwala na parang magbabago pa ang asawa mo, magbabago yan sa pangalan ni Jesus. Pagtulog siya, kasat mo sa pangalan ni Jesus, naging spirit, I command you to go out now. Magising siya. Now. Pagising niya, ang bait niya. Si Pastor Mayden, as we grow our relationship, paggabi, minihans ko siya. Siyempre, vice versa. Pati lalaki, nambubugbog na asawa, lumayas ka sa asawa ko, ngitin! Batugan! Out! Layas, ngayon din! Kasipagan, dumako ka sa asawa ko, ngayon din! Eh, hindi ka lang may lips, may fruit ka, makikinig si Lord. Shift the... Oh, come on, come on, come on. Come on, palakpakan mo siya. Tapos sasabihin mo, ang dami mo ang target sa buhay. At the age of 30, ganito na. Na? Ah, pagka ako na pag-asawa, ito yung gagawin ko. Okay, ba? Ito yung gagawin ko, gagayain ko sila kasi masaya silang tignan. Wow! May bunga ka ba? Olives lang. Ang bihira, meron mo, pabaypay lang. Walang makain mula sa'yo. No problem with establishing a target in life. Listen, this is the second to the last line. Target without God won't work. Target without God. Kahit gumawa ba, sa construction, meron kami tinatawag na PERT CPM. Ang PERT CPM, yun yung kahit anong mangyari, hindi pwedeng mapatid yun. Yun yung parang main line, may mga segment-segment. Kahit anong mangyari, mangyayari yan. Yun ang pinaka-program ng buhay mo. Lord, alam ko Lord, ito, my life is just so maiksi lang ang buhay. Pero alam ko Lord, kahit nangyayari ito sa gilid ko, alam ko, itong relasyon ko sa iyo, hindi ito mapakikialaman. Lord, family ko to, huwag mong pabayaan to Lord. Lord, marami akong pinagdadaanan pero naniniwala ako mga anak ko makakatapos ng pag-aaral. Alam ko, Lord, nakapalitada pa lang pero wala akong budget ngayon. Magugulat na lang ako. One day, naka-tiles na yan. God understand and finish business. He knows. Please bear fruit so that when you speak with power. Not only persuasive words. Don't loko yourself. Huwag mo loko yung sarili mo. Alam mo, pag ang bibig mo walang kapangiya, pag sabi mo parang, guilty naman ako. Puro na lang ganon. Namabang ka naman. Sa boxing, hindi pwede puro depensa. Susuntok ka rin. Ano ang score mo? Depensa? Hindi. Sa boxing, bilangan niya ng suntok. Meron ba score na puro panananga ang score? Na yun, nasinangga na naman. Lista mo, lista mo. Hindi, suntok yan. Be partner with God in making things work. Free your mind with worries. Free your mind with worries. Pag magtiwala ka sa Kanya, huwag ka mag-doubt. Ang importante kasi may bunga ka. Ah, dalawang linyaan pa pala. One more line is this. Who play chess? I play chess. Okay? Nung high school varsity ako ng chess. Kasi, dabalawa lang kami umapply. Ako yung assistant. Okay? Yung iba, naglalaro, dama. Di ba, when you play chess, do you talk? Do you tell your enemy, your opponent, your plan? Ha, bro, kukunin ko yan. Imumove ko doon dito, pepekihin kita. Di ba, hindi? Tama? Sa basketball, may fake move, crossover. Ganun, no? Tapos hindi alam kung i-stop, kung shoot, atake, lelea, papasa. Di ba, ang daming option?
hindi na babasa ng kalaban yung gagawin mo. Hindi na yun yung pagsasalita ng may bunga, hindi puro dakdak. Kailangan pag nagsalita ka, nakikita na ng Diablo, alam ko, palalayasin ako nito, makalayas na agad. Kaya minsan na nga, uuwi ka lang, yung atmosphere ang ayos. Kasi you know, sabihin mo, light ka pagdating mo. Oh, yung dark yun, hindi mag-illuminate na yan. Hindi yung pagdating mo, lalong dumilim. Pagdating mo, andun si Willy Garte, no? Relax lang siya. Sanay siya sa dilim. So, life is like a playing chess. I speak only when it is checkmate. Di ba pag checkmate niya, checkmate! Tapos na laban, kasi panalo ka na. Tama. Ganun yung may bunga. Pag nagsalita, may essence. Say amen. Yan, patarget-target ka pa, tapos di mo naman kasama ang Diyos. Alam ko yan, pag okay na, mawala yan sa ministry. Pag okay na yan, wala na, kaliwali na. Okay? Don't waste your words in worries. That is the last line. Palakpahan natin si Lord. How to move mountains? Live a life with fruits. Huwag lang lives. Kasi baka mag-expect pa si Lord sa iyo ng bunga. At ang bagay na dinuldukan ng Diyos, napakahirap niyan. Talagang grabe na yan kung may balik pa yon. Kasi pag si Lord nagsabi, hindi mo yan mababali. Pag sinabi niya, mangyayari yon. Ngayon, if you see yourself up to now, I don't say you're living wrong, but people may be living ignorant. Grabe, kailangan pala may bunga naman. Oo, matagal na. Kailangan mabuhay tayo, may bunga. Hindi pwedeng maganda ka lang. Sabi sa tabi mo, kung babae siya, hindi pwedeng maganda ka lang. Kailangan may bunga ka. O, kung lalaki yan, oh, bro, hindi ka lang guwapo, kailangan may bunga ka. Do you agree with the message today? Do you agree with the message today? Do you love Jesus? Then when He asks you for a fruit, bigyan mo ng fruit. Say amen. Palakpakan naman natin si Lord. O sige, uunahin ko na yung first time attendee. Akit po kayo dito. Ay, dito lang pala. Sabi po ng Bible, hindi ko sinabi. Sa Romans 10:9-10, ang sabi ng Bible, pwede pong pag-i-flash. Ang sabi niya, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang scripture po nagsabi niya, no? For it is written with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. When we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, not because you are good o mapagbigay ka, mabait ka, wala ka namang inagrabyadong tao. That's not the way to be saved. Ang ma-save is through the grace and mercy to the saving grace of the Lord Jesus Christ. That's why He died on the cross. He died for us to live. Amen. So kung alam niyo na po dati yan, kung dati niyo nang tinanggap ang ating Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyo. Pero kung sakaling hindi niyo pa naranasan ang totoong kaligtasan anayon sa salita ng Diyos, isa po ito sa mga pinakamadaling mangyari sa buhay nyo basta bukas ang iyong puso. Kung gabundok man ang nagawa mong kasalanan sa nakaraan, naipon hanggang sa oras na ito, kasama na yung pagiging marites tsaka parites ng tinatawag. No? Kung gabundok man yan, tapos araw-araw hinahunt ka nun, takot na takot kang mamatay kasi alam mo, di ka ready. Pero dito, ayon sa salita ng Diyos, pwedeng burayin ni Lord ang lahat ng kasalanan mo. Just one shot. Basta willing ang puso mo. Basta willing ang puso mo, willing ang heart mo na baguhin ka ng Diyos sa oras na ito at maging anak ka niya. Siyempre, pag ligtas ka, anak ka ng Diyos. Okay? Kung ginawa mo na dati po, pinag-pray, alam mo na, hindi ka naman seryoso, perhaps the Lord lengthen your life so that
up to this moment, buhay ka pa dahil gusto niya na hindi ka lang may dibs, gusto niya may bunga ka. Okay po ba yan? Kaya, ang dali po pala. So, meron lang tayong contribution. Alam niyo po, soon, sabi ng Bible, si Jesus babalik siya. Hindi siya pumunta dito. Makikita natin siya sa alapaap. Everybody will see. Yung masisave at saka yung di masisave, makikita si Jesus. Pero magkakaroon ng harvest, yung maharvest lang, yung sinuko ang buhay sa kanya. Yung naging Lord si Jesus over them. Yung, kasi sabi ng Bible, kapag ka ikaw ay niligtas ng Diyos, tinanggap mo si Jesus as your Lord and personal Savior, yung katawan na yan, ang pagkatao natin, ihahouse ang Holy Spirit. Di ba si Jesus, hindi siya ma-arrest ng death? Hindi siya ma-arrest ng death, di ba? Di ba? Dinibing siya, tapos sa ikatlong araw na buhay na maguli. Yung nagbuhay na maguli sa kanya, yun ang Holy Spirit na pag willing ka, ngayon, matatanggap mo yun. Kung dati mo nang tinanggap, please intercede for us. Pag hindi pa, this is your chance. God brought you here for a reason. Okay ba yan? Now, isa na lang illustration. May lobo. Isang lobo, pangalawang lobo. Yung lobo dito, pinahanginan lang. Yung pangalawang lobo, dinagyan ng helium. Sa takdang araw, ikakat yun. Yung hangin lang, babagsak yan. Yung may totoong helium, it's Holy Spirit, no? Angat yan. Parehas lobo yan. Mapipake natin, oh, Christian ako, pero may leaves, may bunga ka ba? Okay? Yung may bunga, yun na may helium, tataas yan. Hindi natin yung mapipake. Tama po ba? Di ba pag may party, may tumataas, pero bumababa. Ngayon, pag nakikita mo, parang alam ko na hindi ako tataas. Good news. Kaya ang Bible, ang tawag sa Bible, good news. Kung wala pang seriousness, if ever na dati, pinatanggap ka o first time mo ngayon, just open your heart. And the Lord is willing to change your heart and your life will never be the same again from today. Alam niyo po, I've been a Christian for almost 25 years. Dati rin akong sinasabi, nag-profess Christian pero hindi naman totoo. I know myself. If you know yourself, this is a day that the Lord has made for you. Is it okay? Kung okay lang po, can I invite you to please close your eyes and bow down your heads. And sabi ng Bible na binasa natin kanina, we must utter from our mouth. So you can repeat after me. From your heart, repeat after me, kahit hindi malakas, basta totoo. Sabihin natin, Jesus, dinedeklara kita, Panginoon at Diyos ng aking buhay. Sapagkat ang oras na ito, ay tanda ng aking pagsuko sa iyo. Inaamin ko na ako'y makasalanan at sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, nagpapahugas po ako, Panginoon, sa lahat ng aking nagawang kasalanan na natatandaan ko at nakalimutan ko na. Mula sa aking puso, ako'y naniniwala na ikaw ay nabuhay mula sa mga patay. Simula sa oras na ito, tinatanggap kita, banal na Santong Espiritu, na manahan at maghari sa aking buhay magpakailanpaman. Salamat sa isang tiyak na kaligtasan na aking nanatamo at ako'y nananampalataya na ang aking pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking panalangin. Amen. Continue to close your eyes. I pray for you. Father God, salamat po sa bawat pong isang bumako dito sa pangalan ni Jesus. Lord, I speak miracle over their lives. Whoever among them experiencing illness, sickness sa inyong mga katawan, sa pangalan ni Jesus, I speak life.
I speak healing over your life. I speak financial breakthrough. Every brokenness in you, kasama ang family, finances, everything that is broken in your life, I speak the authority of the blood of Jesus to make things whole for you in the name of Jesus. Pumunta ka dito, hindi kita kilala, pero kilala ka ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko na maranasan mo ang himala na nagmumula sa kamay ng Diyos mula sa araw na ito. At yung pagparito ay hindi nasayang, bagkus ito ay umpisa ng himalang hinihingi mo mula sa Panginoon. I bless you all with all this congregation. We love you. In Jesus' name, amen. Salamat po. Thank you very much po. We love you all and you are a result of our prayer. Salamat po. God bless. Can you all stand for the benediction? Can you all raise your hands? O ngayon pala, magpapaalam kami ha. 2 Sundays kaming wala. Okay. Saan naman sila, Reb? Okay, so yung first Sunday, anniversary sa Italy. Second Sunday, EGR. Then uwi na kami. Yeah, saya, no? Okay, so ayun po. We love you all, please. We need your prayers. Always pray for us because everybody, every mission we are going is not easy. And it is always a big battle. Close your eyes and raise your hands. Just raise your hands. Alam mo, ito maganda, no? Hindi ka man tapat, pero si Lord tapat. Amen? Kung nasan ka ngayon, alam mo bakit nandiyan ka. Sa totoo lang, where you are right now, you know why you are there. Whether by success or failure, by being behind or ahead, you know. You know your life. But you know, today, magpasalamat ka sa Diyos kasi hanggang buhay tayo, pwede pang i-adjust. Pwede pang may mangyari. Pwede pang may effects. O nakikita mo na, o nga Lord, wala pa akong bunga, puro ko bunga nga. Lord, sorry po, patawarin niyo ako. Alam ko, puro lang ako leaves. Wala akong fruits. O, bago ka hanapan ni Lord ng fruits, magbunga ka na. Okay, magpakatotoo ka sa harapan ng Diyos. Habang naririnig mo na ang Diyos ay tapat sa iyo, pagkakataon mo na rin ito maging tapat. Una-una, paano maging tapat? Maging tapat ka sa Kanya. Admit mo na, Lord, talagang hindi ko po nagagawa ang pinagagawa mo sa akin. Kasi mahirap, bigyan mo akong lakas. So, unang bungang makukuha mo, bunga ng kalakasan. Marami yan, amen. Just raise your hands. As we are singing here, please speak to Him. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya tapatan niya'y aking pupurihin. Everybody! Nakita ka o Diyos, tapat lang ang tunay magpupurihin.
ay man'y naroon. Daluya ng pag-asa kong kailangan'y inaon. Pag-ibig mo ay alay sa akin noon hanggang ngayon. Those who have the struggle to bear fruits, admit, come forward. I know we are extending. Please come. You know yourself. You know yourself. You know yourself. Hindi lang isa, dalawa, tatlo to. You know yourself. You know yourself. Maganda ang plano ni Lord sa iyo. Ang tanong, maganda ba ang plano mo sa Kanya? Are you sure you are standing there? One more call. Make sure pag tinanong ka ni Lord, may bunga ka. Again, si Lord tapat. Tayo ba tapat? Kasi si Lord, tatapatan kanya talaga ng katotohanan. Kasi siya ang katotohanan. Pag nagtanong si Lord, may sense. Importante pag si Lord ang nagtanong kasi alam niya ang totoo. Kung si Lord nakakakita siya ng bunga, hindi na siya magtatanong. For the last time, if you are confident to stand there, not come in the front, it means you are ready for the Lord's question. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Come on, raise your hands. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa hanggang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Come on! Mundo'y magunaw ka, hanggang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo. Na nag-approach sa altar, raise your hands. The Lord sees your heart, your sincerity, your honesty, and I guarantee you, He will never fail you. Do you know that God is ready to bless you? One of the easiest things for God to do is to bless those who trust Him. By default na yon. But sometimes God cannot touch us. Sometimes God cannot bless us because we pretend to have fruits. All we have is leaves. All we have, only leaves. We don't have actually fruit. But from today, that God open your eyes.
this spiritual truth. He's ready to bless you. Don't pretend that you have fruit. Just say, God, Lord, I don't have fruit. Lord, I don't have fruit. Lord, wala po akong bunga. Sabihin mo sa kanya. And the leaves leave all dishonesty. Yung dahon ng kasinungalingan, dahon ng pagkukunwari, lahat yan tumatakip sa tunay na ikaw, pero alam ng Diyos ang iyong puso. Kaya ka narito, and since you approach Him, you did not approach me, you approach Him. Just be true to God. You don't need to collapse there. You don't need to magpuspuspuspus ka dyan. Just be true with your heart. Sabihin mo sa kanya, Lord, you know the desire of my heart. Come on, say, you know the desire of my heart. At alam ko bakit hindi pa ako napagpapala. Aminin mo. Come on. Speak. Open your mouth. The Bible said, di ba sinabi natin kanina, it is about faith and you speak. Faith and you speak. Come on, open your mouth. Walang imposible sa Diyos. Kaya sa dami ng iyong panalangin, napakala mo, imposible. Naku, kapatid, napakadali niyan sa Diyos. It's just a matter of faith. It's a matter of truth. Maging totoo ka lang sa Kanya. Come on, open your lips. Yeah, you can cry. Why not? You can shout if you want. You are here for that. You are here for healing. You are here for transformation. You are here for restoration. He loves you. Hindi biro ang mamatay sa cross. Kinuha niya yon kasi mahal ka niya. Hindi na nga ikaw nagbuhat nun, siya na kasi mahal ka niya. From now on, you will no longer be barren by the power of the blood of Jesus, Son of the living God. I speak life in every aspect of your prayer request today in the name of Jesus. Every segment of your life, I speak life. I speak miracle. I speak the authority of the blood of Jesus over every prayer request you have in your heart right now. And I destroy every demonic stronghold, every demonic words that the enemy has established against you. You will access your blessings from God from today in the name of Jesus. Come on. Have faith. Hindi ka na masisiro mula sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Lord, let every heart be stirred up with your fire, O God. Let every heart, O God, start believing in you. Lord, let them start believing in the works of the enemy na nagpapadiscourage sa kanila sa pangalan ni Jesus. May the power of His blood be your encouragement, because the devil was already defeated more than 2,000 years ago for his death on the cross. Tapos yung maliit na inihingi mo pa yan sa Diyos, hindi yan mahirap sa Kanya. Mahal ka niya. Raise your hands for the last time. Father, listen to the cry of your people. They will change this nation. They will change the world. You will bless their family now. Dahil natapos na ang oras ng paghunwari. Ikaw mismo, Panginoon, gusto mo yung totoo. Gusto niyo po, O Diyos, kung ano ang nararapat at yung totoo. At ang lahat ng panalangin ng bawat isa, kagalingan man, o ano man ang inihiling nila sa oras na ito, dumako na sa kanila. At ang lahat ng lumapit sa iyo sa araw na ito ay makakaranas ng pagbubunga sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Come on, receive the blessing of the Lord for your life. Receive. Believe that you receive in the name of Jesus, Son of the living God. Come on, receive. Come on. Open your lips and thank Him. The Bible said, in everything give thanks, whether in challenges, whether in trials, whether in success, give thanks to the God who continually bless you, protect you, guide you, restore you. He is a life-giving God.
In the name of Jesus, even the worst known sin, He can easily heal through the power of His words. The Bible said, by His words, you are healed. You are healed. You are healed. In the name of Jesus. Come on. Everybody raise your hands. Pati nasa likod. In the name of Jesus, let's have this faith declaration. From today, say it, from today, I am conscious that the blessing belongs to me. I lack nothing because Jesus is my shepherd. My cup will overflow and runneth over. From today, no harm will come unto me because Jesus is my protection. And I am extremely blessed. And this will become visible over my life. This blessing will be displayed by my children. This blessing will be displayed by my family. This blessing will be displayed with my company. This blessing will be visible for everything that is connected to me. For I again declare today, I am victorious. Come on, say it. I am successful. And I have the favor of God and favor of men. That is non-negotiable. I am conscious. I am a child of God. Jesus is the King of my life. And the Holy Spirit is in me. That's why everything that I need is already with me. Every outcome that I need will come out from my mouth. In the name of Jesus, that is my powerful declaration. And with this, I'll shout hallelujah.